Okay, Cassandra. What is your full name? Catherine Cassandra Lee Ong po. Ilan taon ka na ngayon? 24 years old po. Birthday? May 23, 2000 po. Ano pangalan magulang mo? Ang mom ko is Lee Xia Ing. Ang dad ko naman, I think, is Richard. Hindi ko you po, think? Hindi ko po alam yung full name ng dad ko kasi hindi ko po siya nakasama. Yung nanay mo? Lee Xia Ing. Lee Xia Ing. Ong Ying. L-I-X-I-E-Y-I-N-G. Okay. Saan ka pinanganak? Sa San Juan, Manila po. Ha? San Juan, Manila po. San Juan? Opo. Metro Manila? Opo. Kailan? Kababayan pala kita. Kailan kayo tumira sa San Juan? I think since until 2-3 years old. Hindi ko po maaalala. 2001. Since nung doon ako pinanganak, I think po. Tapos lumipat kami sa Binondo. Saan ka nakatira ngayon? Ngayon po. Doon sa bahay sa Porac po. Bago ako umalis na bahay. Sino kasama mo sa bahay mo? Si Ninong po. Doon sa bahay sa San Juan, may naalala ka sa San Juan po? Ha? Saan pong bahay? Sa San Juan po, Mr. Sir? May naalala ka pa? Bahay mo San Juan? Hindi mo alam kung saan ka pinanganak doon? Paano ka pinanganak? Hindi mo alam kung paano ka pinanganak? Ibig sabihin sa ospital ba? Sa home birth ba? Sa comadrona? Sa madrona, tapos dinala po sa hospital. So hindi sa ospital? Yun ang, tapos yun dinala po sa gusto ospital, kong Mr. Chair. Hindi ka sa ospital pinanganak? Hindi po, pero dinala po sa ospital. Ano ospital? Wait lang po. I-confirm ko ulit yung address ng ospital. Kasi ilan lang yung ospital namin sa San Juan eh. Chinese Gen po, Mr. Chair. Layo naman nun. From San Juan, dinala ka ba sa Chinese General? Nang nanay mo? Hindi ko po alam sa kanya. Kasi base sa... Miss Cassie, alam ko first time mong humarap sa committee namin. Apo. Kasi nagmagandang loob kami sa doktor, no? Apo. Ng House of Representatives na nagsabing bumagsak ang blood pressure mo. Kailangan mo ng 2-3 araw na makapaghinga sa ospital. Pinagbigyan po namin yon. First time nyo sumagot sa amin. Apo. Sumagot kayo ng maayos po. Seryoso po itong mga tanong, hindi katatawanan. Ano po? Miss Cassie. Opo. All right. Yes, okay. Tempore. Thank you. Thank you, Madam Chair. Base sa record ng birth certificate mo, pinanganak ka nga sa San Juan. Ito. At kasulukoy, mayor ako nun. No San Juan. All right. Pinanganak ka through Hilot by a certain Rosario Mendez. All right. Nakalagay dito sa ano. Dito sa certificate of live birth mo. At ang address na nakalagay ay 347 P. Mendoza Street, San Juan. Okay. Alam mo matagal akong mayor doon, siyam na taon eh. Naalala mo anong barangay itong P. Mendoza Street? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Inusisa at pinagtanong ng aking mga staff sa mismong barangay at sa mga residente na kinasasakupan nung sinasabi mong address na 347 P. Mendoza. Yun ay nasa barangay Ermitaño. Kung may ganong address na nag-exist noon pa man. Ngayon, wala na raw ganyan number, house number, maski noon pa. Ngayon kasi, naging 2 digits na lang yung house number pero ginagamit pa rin ng mga residente ang lumang 3-digit house number sa PB Mendoza Street. At wala rin nakakakilala na sinasabing manghihilot na nagngangalang Rosario Mendez. Alright? And also, I'd like to point out, Madam Chair, that the place of birth indicated in the certificate of live birth of is 345 P. Mendoza Street. Wala pong ganyan address o house number San Juan.
Maniwala ka sa akin. Kabisado ko lahat ng kalsada ron. Madam Chair, it seems that the entries in the birth certificate of Cassie Ong are quite questionable, no? Walang manghihilot, walang Rosario Mendez, at wala rin yung address San Juan na nakalagay sa kanyang birth certificate. At isa pa, nung mayor ako ng San Juan, libre panganganak doon. Hindi kami gumagamit ng manghihilot. Libre panganganak doon sa mga health center nung mayor ako. At libre living doon pag namamatay ang mga tao roon. SP Pro Tempore, tanungin ko lang ang COMSEC kung nandito pa ulit ngayon ang PSA. Yeah, I think so. So SP Pro Tempore, baka pwede nating i-bring sa attention ng PSA ito, i-check yung regularity or irregularity nitong certificate of late registration of live birth. Is there a representative from meron PSA? Meron daw po, SP Pro Tempore. Saan? Kayo po ba, taga PSA? Ayos. Nakapanumpa kayo kanina? Previously. Okay na po yun. Could you have a copy? I am in hold of a certification from your office that the said subject, yung Ying Xia Li, allegedly the mother of Cassie Ong, wala negative record of birth in the PSA CRS database. At yung Ying Xia Li and Richard Ong Chow Hong, negative din ang record sa based on record of marriage in the PSA CRS database. Do you confirm this? That's confirmed, Your Honor. The parent, the mother is a Chinese, so hindi siya pinanganak talaga dito sa Pilipinas. The father allegedly was born as Chinese, but parang merong pinapakita in the Congress, in the House of Representatives, that the father was naturalized. So kaya yun yung nakalagay doon sa COLB ni Miss Cassie Diong. Kasi they have no record of their marriage in your database, even though their purported marriage indicated in her birth certificate happened in December 13, 1998. In Manila City Hall. This is another case of questionable birth certificate issued through late registration. And there is no basis for the issuance of Cassie Ong's birth certificate. This should be investigated. And this should immediately be cancelled if there are findings. Yes, Your Honor. We have already, we have already launched fact-finding investigation on the ground sa LCRO ng San Juan City. In fact, ongoing pa rin yung fact-finding. Ito, late registration. Pinanganak siya May 23, 2000. Niregister May 16, 2001. Mayor pa ako nito. Itong mga pumirma, mga empleyado ko ito, kilala ko itong mga ito. This has to be investigated thoroughly. Yes, Your Honor. Hindi mo pwedeng laging dami naman mga Chinese dito, late registration lahat. Yes, Your Honor. That's one of the individuals na pinabantayan ng PSA and are already subject of investigation including yung mga iba pang mga may information po kami sa ibang LCROs din. Huh? Yeah, tao ko ito. Ito pumirma, tao ko. Lahat. Pero lumipat na lang. Hindi, ito yung siya na stroke na. Pero loyal pa. I'm done, Ms. Madam Chair.